at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito naipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inialay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga palang ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa iyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa. Mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpapala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng karunungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanmay, hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Ang utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa puon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Tumayo na po ang lahat. Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay babanalin mo. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pag-unawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi ng sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay dinudumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao, ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikalima na linggo sa kanimang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang paksa po natin ay karunungan. Karunungan sa mga Hebreo, dahil Hebreo po ang lumang testamento, ay chokma. At sa mga Griego, dahil atin na pong tingnan na ang New Testament ay sinakuinukuna Griego, ito ay Sophia. At dahil nasalin sa Latin ang lumang tipan at bagong tipan, ang karunungan ay sapientia. Itong karunungan, kung tingnan po natin sa iba't ibang bersyon, ay marami pong bisis na ulit. Sa bersyon ng mga Hebreo, 222 na bisis na ulit ang salitang karunungan. Sa bersyon ng King James Version ay higit pa, 234. At sa New International Version ay umabot ng 219 na pag-ulit sa salitang karunungan. Pero ang salitang karunungan sa Hebreo na ito ay karunungan mula sa Diyos ay naulit na 149. At dito po natin tingnan ang unang pagbasa sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 10, verso 1 hanggang 10. Ang reyna ng Sheba, napakayaman, napakatalino,
At noong kanya pong narinig ang tungkol kay Haring Solomon ng Israel ay mas matalino, kanya pong pinuntahan. At kanya pong tinatanong tungkol sa mga malalim o hindi pa nasagot ng mga katanungan tungkol sa buhay, tungkol sa tao, tungkol sa mga bagay-bagay na hindi pa sumasagi sa utak ng tao. At lahat ng ito'y nasagot ni Solomon. At ang pinakahuli na tanong kung ano ang tunguhin ng buhay, doon ipaniliwanag ng Haring Solomon ang tungkol sa pananalig o panampalataya kay Yahweh. Kaya itong reyna ng Sheba, kung atin pong tingnan sa mga tradisyon, siya po ay naging isa sa daan-daang asawa ni Solomon. At siya ay nagbigay ng napakaraming kayamanan kay Solomon. Ito ay dahil sa karunungan na nasa kay Solomon na nagmula sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, una sa lahat, siya yung Diyos ng karunungan. At ang karunungan niya ay para sa kabutihan, para sa buhay, para sa kapayapaan, para sa kaligtasan. At dito naman sa ating salmo, atin pong napakinggan na madiwa kapag nangusap ang mga matuwid. Madiwa sapagkat mayroong karunungan. Sa kalaliman ng kanilang mga puso, nariyan ang Diyos na nagliligtas, ang Diyos ng mga matuwid. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 23, kung atin pong tingnan, ang pinakapaksa dito ay tungkol sa karunungan. Ano ba ang dapat tingnan sa buhay at ano ang karunungan? Dahil ang ating Panginoon ay nagsabi at sinasabi niya na makinig ang lahat ng mabuti na hindi ang pumapasok sa tao ang siyang dahilan ng pagkasala ng tao. Ibig sabihin, ang mga external na bagay, kung anong nasa labas, hindi yan ang nagdala ng kasalanan ng tao. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon kung ano ang nagmula sa puso ng tao. Kaya sinasabi nga niya sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, verso 21, Isoten ictes cardias. Isoten, mula sa loob. Ictes, galing, cardias, sa puso. Ang ibig sabihin dito, ang lahat ng pagkasala natin ay nagmula sa puso natin. Ang lahat ng mga ginagawa natin pagpasya sa buhay, o dili kaya bakit ganito tayo, ay dahil sa mga saluubin natin, dahil sa mga pagpasya natin, dahil sa mga pinag-iisip-isipan natin. At ito, kung ano ang nasa loob ng ating puso, kung ano ang nasa loob natin, yun ang magdala ng kaligtasan o kaparusahan sa atin. Kinakailangan na magkaroon tayo ng puso na dalisay. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 8, mapalad ang may puso na dalisay, sa kanila ang paghahari ng Diyos. Kaya, kung tayo ay may puso, kinakailangan nating iugnay sa puso ng Diyos. Sapagkat kung ang ating puso ang sumusunod sa mga pag-iisip natin at kuminsan malikot ang pag-iisip ng tao,
Kuminsan nag-iisip ng masama ang tao. Kuminsan ang iniisip niya ay sarili lang niya. Kuminsan ano yung mga bagay-bagay na gusto lang niya. Ibig sabihin, mga kayamanang materyalyang. Ito ang mag-udyok sa tao upang mabulid siya sa pagkasala. Ang kinakailangan ng tao ay ang pag-ugnay ng kanyang puso sa Diyos. Kung ang puso natin ay naugnay sa puso ng Diyos, tayo ay may malinis na puso, tayo ay may malinis na isipan. Ito ang makapagbigay sa atin ng kaligtasan, makapagbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat ang karunungan ng tao maaring gagamitin para sa kasamaan. Tingnan naman natin bakit nagkagulo ang mga bansa, ang mga bayan. Sapagkat ang pinipili natin ay mga tao na hindi marunong, ngunit tuso. At dahil sa ng katusuhan, ginagamit nila ang kanilang pag-iisip upang lalo silang yumaman, upang lalo silang maging kapangyarihan, upang lalo silang maging matanyag. Pero, naghihirap naman ang bayan, naghihirap ang mga tao, sapagkat ang kanilang puso ay hindi naugnay sa Diyos. Ang kanilang karunungan ay hindi galing sa Diyos. Kaya kailangan natin ang ating pagpasya sa buhay lagi ay ang pag-ugnay ng malaliman sa turo ng ating Panginoon, sa Ebanghelyo, upang ating mawaksi ang sinasabi ng Panginoon na mula sa isipang naguudyok, na makiapid, magnanakaw, pumatay, mangalunya, mangurakot, etc., o kapalaluan at hangalan, yan ay mawala kapag tayo ay nagkaroon ng karunungan na batay sa turo ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang Ebanghelyo, dahil ang Diyos ay Diyos ng karunungan. Pakisabi sa katabi mo, kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos, sapagkat kung kilala natin ang Diyos, ating alam o mayroon tayong karunungan sa tunay na pagpasya sa buhay. Ang hindi nakakilala ng Diyos, hindi nagkakaroon ng karunungan mula sa puso, at ang lahat ng mga ginagawa o dili kaya iniisip na gagawin ay walang tunguhin, walang saysay, at hindi nagdudulot ng kabuluhan sa buhay, sapagkat ang akala niyang karunungan ay kamangmangan, sapagkat ang kanyang ginagawa ay pangtuso lamang at hindi sa pag-iisip ng kabutihan. Kailangan tayong mag-isip ayon sa diwa, sa turo ng ating Panginoong Hesus Nazareno, na siya dapat ang ating gabay, na siya dapat ang ating tunay na batayan sa ating mga pagninilay-nilay, sa ating pagsusuri sa mga malalim na bahagi ng ating buhay, sa pagbigay ng tunguhin, layunin at tunay na direksyon sa buhay, at higit sa lahat, sa pagsumpong ng kahulugan sa buhay, sapagkat ang kaligtasan ay mapasa atin kapagka ang buhay natin ay ginagabayan ng karunungan ng Diyos. Chokma, Sophia, Sapiensya ay dapat magmula sa Diyos, hindi sa puso ng tao. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig,
Malangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. At atin pong itutugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal, manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa, upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan, manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama, manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, kayo mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hing namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inumin narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahina. Ipagalamong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmakailanman. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanito na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito ay walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami na iyong pinakikihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa na manghelisis si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupunaw ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit mitan yung Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo na pating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanusin, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinasabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Handog po ng simbahan ng Quiapo na ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang maliligom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa pakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa, kina sa loob ng ating Basilica Minor at Mansang Dambana ni Jesus Nazareno, ang mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong o nagbigay donasyon upang makatulong ang Quiapo Church, mga kapwa nating mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ka na po ang Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod at lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin. Naway, ang Diyos ay
laging pumapatnubay sa inyo at buhusan kayo ng mga biyayang kinakailangan sa buhay ninyo. Alamin natin na ang karunungan ng Diyos ay suma sa atin kapag ka ang Diyos ay nasa puso natin. Ngayon po ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaigbos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahe, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng binisyon nito na may maalan ng pangako ng sabi niya, na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa